Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay tayo ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Isama din po natin sa ating pagdiriwa ngayon ang pasasalamat para sa pagaling sa COVID-19 ni Felix Pedro, para sa kaluluwa ni Napilomena Escoces, Olimpio Cosino, Francisca Cosino, at para sa kaluluwa ni Nisitas Estiladis. Tayo po ay tumayo at sumabay sa pambungad na awit. Sama din po natin sa intensyon ng misang ito ang DSWD, ang 50th birthday ni Ate Nora, kaarawan ni Genaro Seralde, kahilingan ni Michael Wison, pasasalamat at special intention ng KMJ Mitchell. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Habang nasa kanilang daan patungong Emmaus ang dalawang alagad, sila'y nag-uusap tungkol sa mga pangyayari ng may kinalaman sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Batid nila ang kwento ng muling pagkabuhay, ngunit nagdududa sila. Panalangin natin sa misang ito ang mga taong walang katiyakan sa kanilang buhay, pananampalataya. Madama at maranasan nawa nila si Kristo na muling nabuhay sa tulong ng simbahan, sa pagbabasa ng Biblia at pakikisalo sa Eucharistia. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
sa mga taong kinalulugan niya. Manaming makapangyarihan, lagi na huwag magala ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa katakilaang dulot ng pag-ani mo sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasaalam hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem,
Pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkakaalam ng Diyos sa mulat-mula pa ay ipapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigati. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. Ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inako. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinatulan ni David nang siya'y kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya ang sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito ay kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at narinig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwan niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanman hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituturo mo ang landasin ng buhay ang hahantungin. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo ay di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ganito o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalagan niya siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa kanya'y muling mabubuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Jesus, aming hiling, kasulatay liwanagin kami ngayoy pag-alabin. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus.
Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa saad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa isulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayon kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit, ito'y biglang nawala at nagwika at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinilaysay naman ng 2 ang nangyari sa daan at kung papaano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo ay nasa 3rd linggo ng panahon ng pagkabuhay. At ang ating Panginoon ay malapit sa mga taong naghahanap sa Kanya at doon sa mga gustong manatili sa Kanyang presensya. Ang mga insidente na narinig natin sa Ebanghelyo ngayon sa Emmaus ay isang istorya ng Diyos na hindi nang iiwan, lalo na kung tayo'y sadlak sa sakit at kabiguan. Sa panahong ito ng pandemya na ating pinagdaraanan ngayon, ng COVID-19, siguro ito rin ang minsang nauusal natin. "Saan ka na, Lord? Kung sa kanta pa ni Gary V, natutulog ba ang Diyos?" Ang mensahe ng mga pagbasa sa atin ngayong 3rd linggo na ito, na tayong lahat, the modern day followers of Jesus, even those followers at His time, yung mga alagad niya, yung mga tagasunod niya noon at ngayon, ay dapat na manatiling nakaugnay kay Jesus to maintain contact with the risen Lord. Paano? Enhance community quarantine, Father. Bawal. Kailangan social distancing. Kailangan physical distancing. Kailangan, hindi pwedeng magdikit-dikit. So paano tayong mag-maintain ng contact? Ang contact nga ang dahilan ng pagkalat ng virus na ito. Maari pa rin tayong maging malapit sa Diyos sa mga panahong ito sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng Eucharistia, kahit na through online. Napakaraming misa ngayon online. Mamili na lang kayo. Gusto nyo ng sa may devotion kayo. Kaya nga, kung mapapansin nyo po kahit po sa FB page ng ating parokya, imbes na weekday mass na kami lang yung nakikita nyo, dahil feeling namin nagsasawa kayo sa mukha namin, sa mga binadaldan namin. So, ang ginawa ko pag Lunes sa Katedral ng Imus, kung mapapansin nyo po. Tuwing Martes, saan?
sa Katedral ng Maynila. Miyerkules, siyempre may mga devotion kayo sa Inahan sa Kanunay sa Panabang, Bisaya yun. Our Lady of Perpetual Health, saan ang misa? Baklaran. No? So may nobena at saka may misa. Huwebes, saan po? St. Jude sa Manila. No? Kasi alam ko yung iba may mga devotion. Eh. At Biyernes, siyempre, kanino pa ba ang Biyernes? Sa ating poong Nazareno. Kaya pagka Biyernes ay sa Quiapo Church ang mapapanood po ninyo. No, at Sabado, no, siyempre, love ko ang aking bishop sa aming lugar, Quezon City. No, so, ang aking pong usual na nilalagay pag Sabado, pero kung minsan meron din po tayo dito, no, pero actually part po yun ng pag-ating pag-test, no, pag-i-improve ng mga ng ating live streaming. Ay Sabado minsan sa Diocese ng Cubao, si Bishop Ongkyoko ang nagminisa. So, kahit sa ganong paraan, sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng Eucharistia, pero higit sa lahat, no, sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia. Sabi nila, ano daw po ang kaibahan ng Biblia ng Katoliko sa Biblia ng ibang sekta? Ang Biblia ng Katoliko ay parang 16 anos na dalaga. Never been kissed, never been touched, never been opened, still in its original wrapping. Pero magabok na kasi nandoon lang. Karami na ng kinasal ko na, di ba sa rito ng kasal ay singsinglaang naman at saka aras. Pero padadagdagan pa ng Bible. Ang tanong, ilan sa mga ikinasal na ito ang binuksan ang Biblia, nakipagtagpo sa Diyos? Yun ang kaibahan natin, no? Sa kanila. Sila kahit papaano, no? Binubuksan nila yung Biblia nila. Bit-bit nila lagi, kaya sabi, no, amoy kilikili ang kanilang Biblia. No, dilapidated kasi may mga color, may mga sulat, no? Ang pahina ay medyo parang matanda na madungis kasi laging binubukla. Sana ganun din po tayo. Remember, ang pananampalataya po natin ay pareho ng banal na sangkatlo. Tripod siya. No? Hindi lang po tayo katulad ng iba na sola scriptura. Ibig sabihin, only the scriptures. Tayo ay merong Biblia, merong tradisyon na minana natin sa ating Panginoong Jesucristo, at ikit sa lahat, merong magisterium, yung kakayahan na magturo. Yun ay ang simbahan. Tatlo, para makatayo. Pero nalilimutan natin itong aspeto na ito. Kaya nga, kahit po ngayong ikatlong linggo, ito yung ipinaintindi ni Jesus sa kanyang mga alaga. Hindi ba ninyo nauunawaan, no? Hindi ba ninyo napapaniwalaan ang mga sinasabi ng mga propeta? Kaya tama lang yung Panginoon ito minsan, no? Masakit man pakinggan. Anong words niya? Kay hahangal ninyo. Kay hahangal natin. Sapagkat nandyan na yung pruweba. Nagdadasal tayo ng angelus, lagi nating sinasabi, and the word was made flesh. Tuwing binabasa po natin ang salita ng Diyos, siya po ay nagkakatawang tao sa atin. So, itong tatlong bagay na to, we can already maintain contact with God. Kahit na may social distancing, hindi po napuputol ang ugnayan natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng regular nating pagdadasal. Sabi nga, no, the family that prays together stays together. Kaya naalala ko yung recollection ko dun sa Agenda or sa mga grade 12 students ng
Lourdes College. Ano? Sabi ko, when was the last time that you really prayed? Hindi po yung tanungan natin sa sarili mo. Minsan nagdadasal tayo, no? Pero kung minsan, para lang po tayong kumakain ng mani. So, kailan po ba tayo talagang nakipag-usap sa Diyos? Remember, prayer, no? As katulad ng sabi ni Father Patrick Bacon, the rosary is our hotline to God. Kanino pa ba tayo tutungo sa oras ng mga pangangailangan natin? Kapag wala tayong makausap, sino pa ba ang unang pwede natin kausapin? Kaya, sa panahon ito ng quarantina, no, we can always maintain our contact through our prayers, through the Eucharist, through the Scriptures with God. No? Ikalawa na punto ng mensahe ng Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito, pinapaalala din sa atin ng mga pagbasa na ang paniniwala natin sa presensya ni Jesus sa kanyang katawan at dugo sa Eucharistia, sabi nga ni Pope John Paul II, it's the real presence of Jesus in the Eucharist, no? in the body of Christ, no? Ay dapat na makatulong sa atin upang maunawa ang mabuti ang kanyang presensya sa Biblia. Kaya nga po, makita niyo po, no, in every Eucharist that we celebrate, sa bawat misa, nandyan po ang liturhiya ng salita ng Diyos at ang liturhiya ng Eucharisti. Hindi po yan pwedeng ipaghiwalay. And liturgically speaking din po, that is the table of the Eucharist. This is the table of the Word. Kaya nga, sa liturgical environment, kung magdi-design po ng simbahan, hindi po pwedeng magkaiba ang design ng table of the Word at table ng Eucharistia sa pagkat sila ay iisang element. At least tama po tayo. Diba? Sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos, doon natin naiintindihan yung ating tinatanggap. Kaya nga, mas meaningful kapag sinabi ng pare, katawan ni Kristo, anong sagot natin? Amen. Hindi bow, hindi thank you, Father. No, kung hindi, amen. Meaning to say, I believe that I am receiving Jesus now, His most sacred offering in His body. Yan ang ibig sabihin mo. Kaya nga, no? Lagi ko minsan nire-remind kahit ang katikistan, paki-remind po ang mga mananampalataya. Lalo na po yung mga bata. Paano po ba natin naiintindihan yung tinatanggap natin? No? Minsan talaga para tayong mga hapon, kaba, kalalim pa ng bata. No? Pero isa lang naman ang aking iniintay. No, kapag ako'y nagbibigay ng komunyon. Amen. Kahit sa misa, malakas po at may bigat yung tinatawag pong great amen natin. Kasi bakit? Sa lahat po ng pagdiriwang natin, we simply believe. No? Yun ang gusto ng Diyos na marinig sa atin. No? Maniwala pa rin tayo sa Kanya. Kahit na anong mga bagay na hindi natin maintindihan sa buhay natin, maniwala tayo sa Kanya. No? Kaya nga, ngayon, na kung makikita natin, no, pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan ng Panginoon. No, kaya nga, anong sabi ng mga disipulo, no? At nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Mas maganda yung English translation. Bakit? Kasi yung translation na ginamit sa Biblia ng English, are not our hearts burning within us as He opens to us
the Scriptures. Ganun dapat yung experience ng pagtanggap natin sa Panginoon. No? Parang nag-aalab ang puso natin habang ipinapaliwanag, habang binubuksan ng Diyos sa atin ang kanyang sarili, ang kaunawaan natin sa kanya sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, no? Sa panahong ito ng pandemya, sinasabi sa atin, no, ngayong panahon ng pagkabuhay, no, na nung Easter Sunday, kumikita natin, no, nabuhay ang Diyos para sa atin. Hindi siya nanatiling patay. Nung Second Sunday, Divine Mercy Sunday, no, anong sinasabi sa atin ng Panginoon? Na nasa sa atin ang kanyang mapagpalang awa. No? Mabathalang awa pala. No? Kahit na anong kamaliin natin, anong pagkukulang natin sa kanya, God is always there, ready to forgive us. His mercy is abundant. At ngayon, ikatlong linggo, anong mensahe sa atin ng Panginoon? Ano man ang mangyari, ate, kuya, hindi mo man maintindihan kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus na nabuhay ay laging nariyan lang ako sa tabi mo. Kaya, I always repeat during my recollections, hindi man alam ng mga kabataan ngayon, sorry. Pero siguro yung mga kaidaran ko, maalala niyo po yung kantang Footprints in the Sand. Diba? Babalikan po natin yung kanta na yun. Doon po natin nakikita, no? Kapag ang nakikita lang natin yung problema natin, yung quarantine, yung feeling ng nakakulong, yung feeling ng lahat, hindi talaga natin makikita ang Diyos. Hindi natin mapapansin na dalawa pala yung yapak doon sa buhangin kaya kasama natin siya. Minsan, to the point na may kita lang natin, abay, bakit isa na lang? Saan ang Panginoon? Iniwan ako. Anong sabi doon sa kanta? It is then that I carry you. Hindi po tayo iniwan ng Diyos sa lahat ng pangyayari sa buhay ng mundo. No matter what happens in our lives, the risen Lord is always with us. Tatayo na pong lahat, atin pong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit. Mga inuusik at mga isinasantabi sa aming pamayanan.
manalangin tayo. Ama namin, tingin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krisis, sa buhay at sa mga nabibigatan tulad ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, tingin mo kami. Ama, makita ka nawa namin sa banal na kasulatan at sa pahinga sa Ekaristiya sapagkat ikaw ay napapa sa amin upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, tingin mo kami. Ama, patuloy mo sa amin sa iyong kaharian ang mga yumaong aming kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, tingin mo kami. Ama, sa pamamagitan ng aming mga kaibigan, maging matatag nawa kami sa aming paglalakbay tungo sa iyo. Inilig namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang mapagkahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Manaming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan na natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming mga mangyarihan kung yung marapat na ikaw ay pasalamatan, ngayong pinagdiriwang ang pag-aay ng Mesiyas ang maamang tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sarili niyang buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksan ka lang ang iyong tahanan at kaming pinagkaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalubing ang kamatayan sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng dalan. Kaya ay sa mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng kanakabanalan.
Against po ang ginda ng Espiritu, ko'y banal ang mga kalawang na ito upang para sa amin ay maging katawan at lugod ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtigis ang pusong loob na maging nandong, pinawakan niya ang pinapay, pinasalamatan ka niya. Pinag-atihati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi. Tagapin ninyong lagi ito at kanin. Ito ang aking katawan na liyanan ko para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, niniwakan niya ang kalis, hindi kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapapakatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaalam sa akin. Ipag-uni natin ang misteryo ng pananampalataya. Alalim mo rin, mga kapatid namin, na himlay na ipapasang sila'y muling magbubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na sa ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong maniwanagan. Kawan mo pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso at aming patron. Kaysa ng mga apostol, ni Santa Magdalena ng Panosa ni Santos, pinapakita ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa lingkod ng paglulugod sa iyo. May pagtiwang nawa namin ang pagpupuri sa igarangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, ang mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala.
hiling namin kamiyadya sa lahat ng mga pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas kasalanan at ilayo sa lahat ng kapangamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Thank you.
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal kung hayag mo at hingapin ang iyong sambayanan na minarapat mo makinabang sa tingin na pangapakailan man. Patuloy mo kami malulhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kuratso imperata laban sa COVID-19. Makapagyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ang mga lunas at paraan upang ihinto ang paglalagay nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa miski upang ang kanilang pagalingap ay malakipan ng husay at malasakit. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamdalawa nila ang mabuting kalusugan. Hingapin mo rin ang mga kumakalingat sa kanila. Pagkating mo ng kapayapaan, walang hanggan ang mga kumanawa. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tulong sa ikabubuti ng lahat. Ukawin mo sa amin ang pamamalasakit sa mga nanangailangan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Kristo na nabubuhay at nag-aaring kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mga tainan ng Diyos. Pakinggan mo kami mga kalitinan sa aming pangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malulhati at magpinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo. San Roque, ipanalangin mo. San Lorenzo Luis, ipanalangin mo. San Pedro Calungso, ipanalangin mo. San Jose, ipanalangin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalaay kayo ng mga kapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ba na misa, bayo ba yung taglay at papayapaan ni Kristo muling na buhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.